kasayaran. Makauwi ka ba na silang? Opo, makauwi lang namin. Kaya nga, hindi ko pa nababalitan. Alam nyo pa, pag umuwi ako na silang, nung maliit pa ako, pabalik-balik kami dyan. Kasi po ang tatay ko, taga silang talaga, tsaka Alfonso. Doon po siya sininang. Ngayon, pag makakapunta lang po ako, doon bata ako, dahil sa nanay ko. Ang nanay ko po kasi laging bumabalik sa silang para po maalala niya yung tatay ko. Kasi 35 years old lang ang tatay ko nung mawala, 3 taon lang ako eh. So napaka-ikti. Sabi ko nga kay nanay, nung mawala si nanay, sabi ko, naku, magkikita na si nanay at saka si tatay. Kaya lang nung binilang ko, eh 3 taon lang ako, 52 na ako. So 49 years na napatay si tatay bago nawala si nanay. Baka pagdating ni nanay, yung patay na naman si tatay. Sobrang tagal na. Sabi ko, baka nila naman sila magkita. Kung alam lang ng mga kababayan natin, kanong hirap na pinagdaanan mo, nakasama mo ang nanay, pupunta kayo ng FTI, may dala-dala kayong paninda pagbalik nyo. May isda. May dala kaming isda. Pag nabili na yung isda, bubibili naman kami ng mangga, dadali naman namin doon sa pinanggalingan ng isda sa Manabon. Dalawa lang po kami, Nanay Christy. Alam mo yung malaking-malaking kaeng? Siyempre, hindi naman kaya ni nanay yon. At saka wala naman kami pang-arkila ng sasakyan. Sa awa sa amin ng Manila Transit, pa-aakit yung dalawang mangga. Ako naman, mula FTI hanggang Monumento, eh nakatayo ako kasi ipit-ipit ng dalawang hita ko yung dalawang mangga. Kasi tutumbayin. Sa kabilang siya ng driver eh. Na may bakal na gano'n. Tapos pagbaba, tulungan kami ng konduktor, ilalagay dito yung isang malaking mangga, tapos nakaatang ako dun sa isa. Hanggang marating na yung monumento, kasi sasakay kami ng Malabon, Gasakla. Alam mo ba yan, may premyo talaga pagka nagsisikha yan o pagka nagtsatsaga. May kwento nga ako dyan eh, naglalakad kami ng nanay, sabi niya, anak, pagod na ako, minto naman tayo. Kasi nung nagtitinda kami ng mangga, ganun din napapagod siya. Sabi ko, nay, huwag ka nang mapagod. Nasa Rome, Italy ka. Sabi ko sa kanya. Kasi naglalakad din kami sa Rome noon, nagkumagal siya. Huwag ka nang mapagod. Nasa Rome na tayong dalawa. Wala ka. Naibiyake mo pa siya, no? Bago nawala. At eto na. Hindi nasa London si... Nagbiyahe ko si nanay po na Canada, US, saka sa Europe. Okay. Hindi ko lang siya na-Asia kasi nung binabiyahe ko na siya ng Japan saka Singapore, papahina na siya, ayaw niya na. Nung nasa room kami, dumating si Tita Shawi. May daladalang... Eh kasi di ba Euro? May daladalang phone. Ang dami. Tita Shawi, sumakay kayo ni nanay sa kotse. Sumakay kami. Yung lahat ng tirampera ni Tita Shawi, sabi niya, hati kayo ni nanay dito. Di pounds. Hindi naman namin magagastos doon dahil euro. Hindi na lang namin sa stopover sa Dubai. Tapos pinapalit ko, nanay, hati tayo dito, pinapalit ko. Tapos nung binigay ko na kay nanay yung party niya, sabi niya, anak, kulang to, may 0.13 doon. Pili na pa yung 0.13. Kunwari 48.13, gano'n. Sabi mo sa 48 ko lang, alagad mo may 0.13 pa. Sabi niya, may 0.13 doon. Sabi niya, oo nga, binigay ko sa kanya yung 0.13. Ang galing. Kaya Romel, alam mo, ang lalim-lalim eh, ng kanilang relasyon. Sobra. Tama. Kaya nung pumanaw, sabi ko nga, bali ang pakpak ni Bayani at Bayani. Sobra na yun. Pero salamat po sa Diyos kasi si nanay, naluluha ako. Si nanay po kasi balik-balik na siya sa ospital eh. Oo. Tine-text mo ako pag papunta ka. Tama. Nadalawa ko kay nanay, may taping ko kay mama. Nakikinig kasi ako sa inyo pag nasa sasakyan ako. Oo. Nung huli na dinala siya sa ospital, galing ako ng taping, hindi na ako ginising ni Lenlen. Sabi ni Lenlen, si Lenlen na po kasi yung tumuto kasi naawa ni asawa ko sa akin dahil nagtatrabaho ako, tapos nai-stress ako. So nung huling dinala niya, alam ko na, sabi ko tumayo ako, kasi mga 3 a.m. po yun eh. Sabi niya, nandito kami sa ospital. Tapos pagtayo ko, kasi lagi ko pong sinasabi kay Lord, Lord, bigyan niyo pa po ng buhay yung nanay ko. Kaya kung mapapansin yung walo eh. Siya, nakala nga ng FEU, ako kasosyo na ako doon sa ospital eh. Tama, punta ka doon. Sabi ko, Lord,
hirap na po yung nanay ko. Kasi nung hindi ko siya nakita, talagang iba na yung itsura niya. Hindi ko na siya matingnan. Naawa na ako. Second Lord, pagod na po ang nanay ko. Kung gusto niyo na po siyang pagpahingahin, kunin niyo na po siya. Alam kasi mo sa po, mahirapan. Opo. 2 minutes! Sa tumawag si Lenden. Wala na si nanay sa so doon pa lang, nakalma na ako. Kasi kung di ko napaghandaan, talagang sobrang pila yun. Kasi totoo yan. Buhay ko po talaga ang nanay ko. Kasi bungso ako, isang lalaki lang ako. 6 kami magkakapatid. Ako talaga yung katulong niya. Lahat na tininda ni nanay. Kulang na lang yung puri niya. Talaga yung tinda. Pataya ng high alay, na illegal, nagtinda ng barbecue, banana, yung isda, isaw, nagtinda ng prutas, nagtinda ng damit, nagtinda ng saging, na yung mga galing sa Davao. Lahat po tinanda ng nanay ko, mabuhay lang po kami 6. Kasi silang pumapisay. At ano-ano na po ang ginawang hirap ng nanay ko. Lumaki po kasi ako ng walang bahay. Kaya ang unang-unang pinagsikapan ko yung magkabahay kaming lahat. Kasi sabi ko kay Lenden, kahit po nanay at tatay niya, kami ang nagbigay ng bahay. Kasi po ang katwiran po, may bahay tayo, kumakain tayo ng fried chicken. Kung sila naman walang bahay at kumakain sila ng toyo, hindi rin ako masaya. So sa maikling panahon, inayos ako ng Panginoong Diyos na pati yung pamilya mo, bibigyan natin ng magandang buhay. Kaya maiksin lang itong panahon na ito na binigyan niya ako ng blessings. At hanggang ngayon, Tita Christy, napakatanda ako, na 50 po na ako hanggang ngayon, nasa noontime show pa ako.